Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung darating man yon, matuto ka magpahinga at hindi susuko. Hindi importante kung mahirap ka. Ang mahalaga, may ambisyon ka sa buhay at determinado kang abutin ang iyong pangarap. Pangungulila, pagod at sakit ng katawan, sa buong maghapon sa trabaho, ilan lang yan sa di maiwasang bilang isang OFW dito sa Vietnam. Alam kong pagod na ako, mahirap pa ng trabahong pinasukan ko, wala man akong pahinga, binaliwala ako ito at wala akong pakialam upang ang pamilya sa Pinas ay matulungan. Mahirap talaga kumita ng pera, lalo na't sabayan pa ng mga problema. Gusto ko nang sumuko minsan, pero sinubukan lang ako ng panahon. Panalangin sa Diyos, siya ang nagpapatibay ng dibdib ko at nang nakakasama sa araw-araw. Nung bata pa ako, kala kong bansa ko ang pinakamagaling sa buong planeta. Nag-umpisa akong mangarap at pumunta ng ibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay. Pinakamalaking break na nangyari sa buhay ko ay nagpunta ko dito sa Vietnam. Lumabas ng Pinas at kipagsapalaran sa ibang bansa. Lumipas ang araw, linggo, buwan at ngayon ay 10 taon na. Dito natagpuan ko ang pagkakontento sa buhay ko na hindi ko narasan noon. Pero sa likod ng saya at may problema pa rin na dumadating sa buhay ko. Kaya ito, laban lang. Patuloy na naging matatag sa buhay ko. Hindi ko sinusuko ang laban kasi ginawa ko itong inspirasyon para patuloy pang tumayo at makatulong sa mahal ko sa buhay. Hindi madali ang buhay abroad. Dahil homesick ang kalaban namin dito, wala akong kagampi kundi sarili ko lang. Kailangan maging matibay ako para sa sarili ko. Huwag mong kaingitan ang pag-unlad ng ibang tao, lalo kung siya naman ay di iba sa'yo. Pagkos maging masaya ka para sa kanya, ang gawing inspirasyon para munlad din ang buhay mo. Hindi perpekto ang buhay ko, pero meron akong Panginoon na nagpapakontento kung anong meron ako. Kami mga OFW, hindi tulad ng ATM at bangko na isang pindot mo ay lalabas na pera. Tulad ng isahan nyo, sana bawat hingi nyo, iniisip nyo ang hirap ang buhay. Kung di mabigyan, sana manawaan nyo naman ay hindi pinupulot ang pera. Namumuhunan kami ng luha at pawis. Tanging pangarap namin ay maibigay ang inyong pangangailangan. Kaya ang padala ay gastusin sa tamang paraan, kapaki-pakinabang. Tunay na sekreto sa tagumpay ko ay ang pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Bilog ang mundo. Kaya kahit talikuran mong problema mo, sa huli, haharapin mo rin yan sa ayaw at sa gusto mo. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya go fight lang para maging masaya. Buhay ay hindi tungkol sa paghahanap sa sarili. Ang
ang buhay ay tungkol sa pagbuo sa sarili. Sa bawat pagsubok sa buhay, huwag kang matakot dahil habang buhay, may pag-asa at laging may bagong umaga at higit sa lahat, andyan ang Diyos para samahan ka. Huwag kang matakot na maging ikaw. Tandaan mo, ang pagiging orig ay mas maganda kaysa fake. Kapag namulat ka sa kahirapan at walang-wala ka, mas marami kang maunawaan sa buhay at mas papalagan mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. The key to success is hard work and determination. Ang marunong magtiis sa gitna ng kahirapan, balang araw ay matatagumpay din sa buhay. Buhay abroad. Kung hindi ka marunong magtabi para sa iyong sarili, uuwi kang pulubi. Abroad, napakasarap pakinggan para sa mga taong hindi pa nakaranas nito. Sabi nila, nakakayaman daw ang pag-abroad. Sa isip-isip ko, subukan nyo mag-abroad para malaman nyo. Ako'y panandali ang nagtitiis para sa habang buhay na ginhawa. Walang imposible sa taong may tiyaga. Kailan ka pa magsisimula? Kapag huli na ang lahat? Walang nagbibigay ng katuparan sa ating pangarap sa buhay, kundi ang ating sarili lang. Kahit anong husay mong makisama sa iba, hindi pa rin maiwasan na may nagsasabi silang hindi maganda kapag nakatalikod ka. Success is not just about what you accomplish in your life. It's about what you inspired others to do. Believing in yourself is the first secret to success. Hindi dapat laging nagmamadali. Lahat ay may tamang panahon. Tandaan, ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madali ding mawawala. Hindi ako perpektong tao, basta ginawa ko lang ang kaya ko. Okay na yun. Minsan, gusto ko nang sumuko sa buhay, pero naalala ko ang mga pangako ng Diyos na hindi ako iiwan at pababayaan. Hindi mo kailangan ng buhay ng ibang tao para magkusa ka. Kung gusto mo talagang magtagumpay, sapat na yung ikaw mismo ang magkusa para sa kabubuti mo. Kung may problema ka, huwag kang malungkot.
dapat nga matuwa ka. Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Gusto lang niya lumapit ka sa Kanya. Huwag magtanim ng galit sa mga taong naninira sa'yo. Hayaan mo lang, Diyos ang nakakaalam kung ano ang totoo. Lumapit ka lang sa Diyos kung kailangan mo ng masasandalan. Sa oras ng kabiguan mo sa buhay, handa siyang makinig sa mga problema mo. Yung feeling blessed ka pa rin kahit na may pinagdaanan ka pa ngayon, dahil alam mo na kasama mo ang Panginoon. Alam ko marami akong naging pagkakamali sa buhay ko, pero salamat Lord kasi hindi mo ako iniwan at hindi mo ako iiwanan. Tama ba yung ginawa ng kapitbahay namin sa mister niya? Pinakremate agad? Nilalagnat pala. Hala? Tama ba yun? Hindi mo na kaya. Pagod na ako. Ayaw mo na. Pakiramdam ko, sinasayang ko yung buhay ko sa relasyon to. Sana noon mo pa sinabi. Para hindi ko na rin sinayang oras mo. Nauubayan na ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapasya sa panawagang tanggalin na ang liquor ban. Umapela ang mga kumpanya ng alak na hayaan na silang magbenta ng kanilang produkto kahit na umiiral pa rin ang enhanced community quarantine. Ayoko itong ginagawa mo sa sarili mo! Ano ngayon sa'yo? Bakit ba lagi mo akong painakikalaman? Yung kinasoygal ako! Eh dahil mahal nga kita! Mahal kita! Kita! Anong klaseng magmamahal? Parang kapatid na naman? I love you! Sa malakad mo? Sasama sa'yo sa palengke. Palengke? Mamamalengke ka? Ganyan ka kapal ang makeup mo? Bakit tingin mo liligawan ka ng mga karne? Tingin mo sisipulan ka ng mga isda? Kung ganyan itsura mo, huwag ka na lang Ayan mga boss, musta? Kung di pa kayo updated, naka-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin ng subscribe at notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod na videos na gagawin natin. So hanggang sa muli mga boss, kita-kita tayo, ingat lagi. I'm Jelson TV and we are signing out.